Hello guys, good morning. So welcome to my YouTube channel. This is Otoboyson. So mapapanood nyo rin ako guys sa Ubic Works TV, sa FB page ko. So ngayong araw na to guys ay magdadiagnose tayo ng Chevrolet Caprice. So yung problema nito guys ay minsan daw may check engine. So check natin guys kung may check engine nga na ano code or check in failure code sa system ng engine control. So tara guys, samahan niyo ako. So sasalangan natin ng computer muna para makuha natin yung exact code. So this is Otoboyson. خلاص يا حبيبي تحسب عليه قيمة كشف من الآن تكلمه تقول حيكون في قيمة كشف 187 ريال ونص قبل ما تديه لهذا أقعد أنا أكشف وروح صلح جنبي So dito guys, sinalangan natin, mayroon tayong nakuhang engine oil pressure sensor for performance T0521 yung ano niya. So sa engine control yan guys. So yan yung nakuha natin code sa engine control module niya. Yan. So wala naman siyang check engine dito guys na ano. Pinakpan yata ito. Pinakpan talaga yung check engine. Ang bihira. So, ibang ano. Benz, how are you? Good morning. Good morning. Finish this car? Yeah, ready. Finish. Okay. What is here? You have to put like So check natin yung transmission. Mayroon din. No port code yung transmission. Walang port code guys. Balik tayo sa ano. Kasi babasahan natin ng data stream. So mayroon siyang chip engine. So yun na yung guys yung ano, chip engine niya. Oil pressure. Yan. Yan na yung related niya sa ano. O engine oil pressure sensor. Yan yung problema yung check engine niya. So punta tayo sa makina. Silipin rin natin yung makina kung ano makita natin doon guys. So yun guys, yung code na engine oil pressure sensor guys. So ilawan ko lang guys kung saan banda guys. So ito yung makina. So ito yung makina nya. Diit pala to guys. Makina ng Chevrolet Caprice na 2015 model. So yung oil pressure sensor nito guys, dito sa likod dito. So iwan ko lang kung kaya natin isuot yung ano camera. Ayan. Ayan. Kita nyo yan guys, yung kulay green. Kulay green na. Ayan. Connector. Ayan. Ayan yung ano nya. So, ayan yung failure code. So, ayan yung papalitan natin guys. Kasi may check engine sya. So, i-check rin natin to kung gumagana yung fan, radiator fan, kasi may issue rin to ng overheating guys. So
Yan yung ano natin isusunod, guys. Habang inaantay natin, guys, yung ano, temperature na tumaas at saka mag-engage yung fan. Kasi mababa pa yung temperature niya doon sa coolant system, cooling system niya. So titingnan natin yan pagka tumaas yan, kung gumagana ba yung fan habang wala tayong aircon. So punta muna tayo dito, guys, sa misfire. Check natin kung may check natin, guys, kung may misfire. So check natin kung may misfire to. So far wala naman misfire kahit i-rev natin. So wala siyang misfire. Wala rin. Zero counts misfire. Kita niyo, guys, total misfire zero counts. Wala siyang misfire. So check natin ngayon yung fan. Kung gumagana ba yung fan niya. Tsaka yung coolant. Tingnan natin yung coolant. So check natin, guys, yung coolant. Wala siyang misfire. Ang DTC lang niya, engine oil pressure sensor, performance, poor performance. So papalitan natin yan ng oil sensor. So yun lang, guys, update ko kayo, guys, sa ano, sasakyan na to, guys. Don't forget to like, share and subscribe, guys. So yan, guys, nagli-leaking yung ano, injector dyan, nagli-leaking. Siguro flooded yan sa loob injector. So papalitan din natin yung injector na yan, itong number 1, tsaka yung sumunod, tsaka yung sumunod. O-ring muna. Pero kung nanginginig pa rin, sigurado yan flooded na itong dito, failure na itong injector na isa na ito. So yun lang, guys, i-update ko kayo pagka natapos natin itong makina. So ang issue nito, guys, walang tawag doon. May check engine siya, pero related lang sa engine oil pressure sensor. Pero dito may nag-flooded na yung ano, injector. So either barado, or pangalawa ay sira yung o-ring, or stuck up na talaga siya. Hindi na gumagana. Kaya yung pressure pumupunta diyan.